Magandang araw at magandang buhay mga Curb. This is Archery and welcome back to my YouTube channel. So nandito tayo ngayon sa MM Cruz Bicycle Trading. Dito yan sa Lulumboy, Bukawi, Bulacan. Para sa isa namang bike check video mga Curb. Ayan, Bruno. Parang si Bruno Mars ang ating iba bike check na Tosic Bruno Pro. Yeah, so bago simula ng bike check mga Curb, gusto ko lang magpakilala para sa bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and unboxing. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, syempre huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating upload videos. Ayan. So ano pa hinihintay natin mga Curb? Simulan natin ang bike check nitong Bruno Mars Este Tosic Bruno Pro. So yung mga Curb, ang ating iba bike check na si Tosic Bruno Pro. Ayan, naalala ko dito si Bruno Mars. Ano? So sisimulan natin ang bike check sa kanyang timbang. So tumitimbang ito mga Curb ng 15 kilogram. Ayan, pangkaraniwang bigat sa isang built bikes. Siyempre makikita natin yon. So nagre-range lang naman sa more or less or 15 kilogram ang mga mountain bike, lalo na sa mga built bikes. At the same time mga Curb, ang size ng ating frame nitong ating binabike check na Tosic Bruno Pro ay size small. So 15.5 inches ang size ng ating C-tube. So small yan mga Curb. May nakalagay din dito yan. 15 inches. So 15.5. Ayan. Ang kulay nito mga Curb is matte black. So matte black dito. Tapos dito matte gray. So pwede natin sabihin na two-tone. Ayan. So pero mas marami yung matte black kasi pagdating dito may matte black dito. Matte black, hanggang dito matte black. Ito lang naman yung matte gray. Konti lang naman siya. Ayan. At hindi naman siya smooth welding mga Curb. Ito kitang-kita oh. Pero pa sa akin mga Curb, hindi naman big deal kung hindi man siya smooth welding kasi aesthetics or itsura lang naman yung pagkaka makikita natin na hindi smooth welding. Ayan. Pero same performance naman yon. Nasa binti naman yung gagamit ng ating mountain bike. At syempre, internal cabling to mga Curb. Isa rito. Kita na kita naman. Internal cabling. At bakante rito mga Curb. Ayan, single pero yan single. Single and ready to mingle. Ayan, so pwede kang maglagay dito ng kable ng FD. At the same time, meron din naman kasi ito na stopper para sa kable. Ayan o mga Curb. Meron dito. Kita nyo ba? Ayan. Ayan. So kung pumasok ang isa dito, lumabas dito isa. So yan yung ating kable ng RD sa likod. Itong nakikita nyo na kable dito sa ilalim, ito yung kable ng ating hydraulic brakes. So kung ako ang bibili nito mga Curb, kung ako lang naman ha, rekta na agad sa mekaniko, ito ipapalagay ko dito yan. So kaya-kaya nilang i-shoot yan para wala na kayong kable yung nakalabas dito. Ayan. So kung wala kayong balak maglagay ng FD at magdagdag ng chainring. Ayan, di ba? Kayang-kaya ng mekanik yan. So dito dumaan at ayun ang kable at ayun ang ating hydraulic caliper. Ayan o, di ba? Kitang-kita. At ang shape nito mga Curb, tingnan natin. Medyo may konting bend. Diretso rito, halos pa-cone size ang ating down tube. Medyo may pa-cone. Ayan. Tapos dito sa ibabaw, medyo makitid ng konti. Mas makitid naman yun nandito. Ayan, may Bruno Pro, Cross Country MTB, Tosic. Lahat ng nakikita ko na mga letters dito at design, Cross Country MTB, saka Tosic 27.5, ay water decals mga Curb. Meron pa nga itong texture, oh. Oh, di ba? At meron din dito, Tosic. Ganun pa rin, water decals pa rin yan. At itong nakikita natin triangle mga Curb. Karamihan na nakikita natin may triangle dito. May butas. Ito, wala talaga. So, support na support itong ating seat tube na to. Kasi binaba yung down tube saka seat stay.
Yan. So speaking of Sistay, mayroon siyang bridge dito. Ang ganda ng bridge niya, mga carp. May design. Hindi kagaya ng mga bridge na nakita natin na talagang tubo siya dito. Ito medyo parang flat. May design yan. Siyempre, mayroon tornilyohan dito na bike carrier. So, sa mga gustong ditornilyo yung bike carrier, kasi yung iba naka-fix dito, naka-quick release dito eh. Ayan. At ito, oblong ang size ng ating seat stay. Pagdating dito, ay ang ganda. May dugtungan ng ating seat stay saka chain stay. Ayan. At siyempre, kailangan talaga sa MTB na papalitan ng ating dropout. Ayan. So, yan ang unang nititingnan. Marami naman nabibili nito mga carp. Maghahanap lang naman kayo. Ayan. At syempre, pa-rectangle lang ating chain stay. Ayan. At mayroon ding bridge. Ayan, no? Ano pa ba makikita natin dito sa ating frame? So far, nabanggit ko na lahat. Ayan. Ito, maraming uod ng pagkaka-welding at mahal haba ang relasyon ni top tube at ni down tube. Ayan. At dito tayo ngayon sa kanyang head tube. Tapered ang head tube niya mga carp. 110 millimeter ang haba na may logo ng Toshik. Ayan. So kung tapered ang ating head tube, tingnan natin ang steerer. Ayan. Ng ating suspension fork. Ay, straight. Straight ang ating tube sa ating suspension fork. So naka-adaptor yan. Ginagamitan ng adaptor. Ayan. At ang ating suspension fork, mga carp, ay coil type na bakal. Bakal ang lower, bakal ang arc, bakal ang crown. Ayan. At ang ating stanchion na merong rubber indicator ng sag ay 110 millimeter. Ito yung ano nyo, indicator ng sag natin. Yung sag yung kung gaano kalalim yung play ng ating suspension fork. Siyempre, manual lockout yan. Close open lang. At sa kabila ay yung ating preload. Ito. Yan, napipihit yan. Pihitin nyo na lang kung gusto nyo. May langis-langis pa mga carp. Yum. O, diba? At ito tayo ngayon sa kanyang hubs. Ang hubs niya mga carp ay quick release alloy. Alloy Lodi na walang tatak. Ayan, wala nga oh. O, tapos, ang bearing natin ay yung bearing talaga. Ball bearing type. Ayan, mayroon tong cover, may cup yan. Yan yung may bola-bola. Hello? At syempre, baka lang ating spokes. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ngayon, nagkamalay tayo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. So, 36 holes, 36 pieces ang ating spokes. So, nakadagdag bigat din yon. Medyo marami-rami rin yung 36. Syempre, double wall alloy rims. Na may sticker na Toshik. Ayan, Toshik AVA na 20 millimeter yata ito mga carp. Kung doon ako nagkakamali. At ang gulong natin ay may medyo gum wall ba to? Ayan, nalilito na tayo sa wall. Basta may wall yan. Ano mga kulay yan? Ano naman tawag dyan? At ang gulong ay ang tatak ay G-Lure. G-Lure na Eco Compound. Ayan mga carp. Excellent traction. Ang size niyan ay 27.5 by 2.21. Hindi ko akalain na 2.21 to mga carp kasi medyo nakikitira na ako. Ayan oh. At ang ating nakalimutan ko na dito, knobs. Hindi siya malaki, hindi siya maliit. Tama lang yung knobs natin. Ayan oh. Hindi rin malayo, hindi rin malapit. Ayan. Tama-tama to sa ano, lupa. You know. Siyempre sa kabila, ganun pa rin. Yan yung knobs. Tapos yung gulong na G-Lure. 27.5 by 2.21 na gulong. Double wall alloy na rims na may sticker dito. Baka lang ating spokes na 36 pieces. Aluminum alloy na hubs. Quick release ball bearing type. Ayan. Wala rin tatak din sa likod mga carp. Wala rin tatak yan. At dito tayo sa cogs. Uy, ang ganda ng cogs mga carp. Kumikinang. Ang tatak niya ay skillful. Ayan. Skillful na cassette. Nakakalimutan natin palagi yun eh. Ayan. Cassette type to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 speed. Na 11 to 42 teeth. Laban to mga carp.
Ayan, 11 to 42. Laban to sa ahon. Kayang-kaya yan, basta malakas ang pinte. Essenza RX10. Standard ng ating guide pulley. Standard size din ng ating tension pulley. Guide pulley pala to. Ito, tension pulley. Parehas na plastic. Ayan, tingnan natin kung matigas. Uy, matigas-tigas siya. Ang sarap ng matigas. At ang ating kadena ay YBN. Napapanganda tayo, eh, no? YBN, eh, no? At ang ating crankset ay Tosic. Made from aluminum alloy, 170mm, square tapered, removable chain ring na 34 teeth. Baka lang ating chain ring. Ayan, o, di ba? Ang ganda. At ang ating seat clamp ay aluminum alloy din. Ayan. Seat post natin, Tosic. 31.6, ano taba? 350mm ang haba. Made from aluminum alloy din yan. 1 bolt, naka-setback yan, mga kerp. Ayan, o. At ang ating pedal, hard plastic, ball bearing type. Ayan, yung aking pedal, ball bearing, pero isang taon na mahigit, mga ka-erp. Ayan, buhay na buhay. May video ko kung paano i-maintain yan. Ayan, nag-promote ng ating video. Ano? At Tosic na upuan, ang lambot ng foam at ang kapal. At ang lapad nito, mga ka-erp. Ang lapad talaga, promise. Ayan. At makitid yung pisngin ng puwit niya dito. Siyempre, merong kanal. Dalo yan ang ihi mo yan or singawan ng iyong utot. Yeah, so medyo hindi siya ganun kalaki, hindi rin siya ganun kaliit para sa akin. Halos nasa ano, lagpas isang cool, you know, sandangkal ko lang. At syempre dito tayo sa handlebar. Ang handlebar natin ay bakal, 720mm. Isa pa rin to sa dahilan bakit umabot ng 15 kg itong mountain bike na ito. At ang ating stem ay Tosic pa rin. Negative positive yan, mga kerp. 80mm made from alloy naman to. Yan, alloy. At ang spacer natin, meron tayong dalawang 10mm na spacer. Plastic and dust cap. Siyempre, alloy ang ating top cap na may letter K. Hindi ko alam kung ano yung K na dito, makakarp. Yan, K na yan. At ang ating hydraulic brakes ay seamers. Seamers dito and seamers doon. At ang ating shifter ay Senza. Wala siyang indicator dito, mga kerp, kung ano ng gear ang iyong gamit. So, pakiramdaman na lang to. Ayan. Push and pull ang ating shifter. Pull dito, then dito push. So, panalo para sa akin. Mahirap kasi yung pupush mo dito eh. Ay, pwede rin to. Eh, pero pwede siya sa pull. Ayan. O, di ba? At ang ating grip ay rubber. Matigas talaga to, mga kerp. Promise, ang tigas oh. Ayan. At ito, matigas pa rin. Nag-grip. Medyo napipihit ko siya oh. Ayan oh. Tingnan nyo, napipihit ko. At lever, dito tayo sa caliper. Ang caliper niya ay IS mount. Siyempre, gawa pa rin ng skillful tuloy. Simmers. Ayan, hindi siya napapalit. Hindi napapalitan yung ano. Kailangan mong baklasin para mapalitan or maservice yung iyong brake pad. Ayan. At 160mm na rotor, pangkaraniwang design na mayroong tatak na night. Ayan. At syempre sa kabila, ganun pa rin. Dito naman sa kabila ay post mount na simmers, yung kanyang caliper. Syempre ganun pa rin yung 160mm na rotor na pangkaraniwang design na nakikita natin sa mga built bikes. Ayan, kita nyo, kita. At mayroon tayo dito, mga carpo, yung butas. Sabi nila sa stand daw yan. Wala pa naman ako nakikita na ganito na mayroong nilagay na stand. At medyo, ito lang masasabi ko, mga carp. Medyo mahihirapan ka magbaklas ng caliper nakaharang yung seat stay dun sa tornilyuhan. So medyo may kahirapan ng konti ang pagbabaklas ng caliper nito. Yan. At ito yung crank arm, kabilang side ng crank arm, syempre square tapered. At nalagyan na ng maramig na malamig na tubig. Yan. At palagi ko, wala na ako nakalimutan dito sa mountain bike na to, mga kerp. Sulya pa nuli natin. Oo, tamang-tama sa budget meal mountain bike. So, ayun, mga kerp, ang ating bike check video. Siyempre, na Tosic Bruno Pro. Dito yung sa MM Cruise Bicycle
trading. At nagkakalaga to ng 11,500 pesos lang. Ayan, kita niyo naman. So ilalagay ko sa description ang kanilang contact number, Facebook link, and Google Map para sa mga gusto mag-avail ng ating binag-check. Ayan, to si Bruno Mars. At marami pa sila ritong mga bike. Ito, bago to, mga Kerp. Abangan mo. Iba bike check ko rin to. Tosic Gran Fondo. Ayan, so susunod natin na video. Babalikan natin yan at gagawa natin yan ng bike check. So hanggang dito na lang, mga Kerp. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Road to 11,000 tayo. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Kita kita sa susunod na video. Paalam. Bye-bye.